Pag ang Panginoon bayan ngayon nagtitipon, ang kasaluhan ang kaligtasan, handog ang Diyos sa kanan. Sa panahon inyak ang lupa, sa panahon ang pagisagana, sa panahon ang tigmaan at paguruhan, sa panahon ang kapayapaan. Sa pagang Panginoon, bayan ngayon nagtitipon, ang magsasabi ang kaligtasan, handog ng Diyos ang kanan. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Ang simula ng sulat ni Apostol Santiago. Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, ipinaaabot ko ang aking pagbati sa mga hinirang ng Diyos, mga hinirang na nasa iba't ibang bansa. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbibigay at di manunumbat. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Ikinararangal ng dukhang kapatid ang pagkakataas sa kanya ng Diyos at ng mayamang kapatid ang pagkakababa sa kanya, sapagkat ang kayamanan ay lilipas gaya ng bulaklak at damo.
ang damoy na tutuyo sa matinding sikat ng araw. Nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang ganda. Gayon din naman, ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Ang sariling dati-rati namumuhay ng baluktot nang ako ay parusahan, salita mo ang sinunod. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob, sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot, pagkat aking naunawaan mahalaga ang iyong utos. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Nababatid ko, o Poon, matuwid ang iyong batas, kahit ako'y pagdusahin, nananatili kang tapat. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Aliwin mo sana niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitawang pangako sa iyong lingkod. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya hiningi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda. Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsayo po muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Mga kapatid, ang buhay ni Jesus ay buhay na pagmimisyon. At ano pong ibig sabihin ng buhay ng pagmimisyon? Ipinagkakaloob ni Jesus ang kanyang buhay upang iparamdam sa ating lahat ang pagmamahal ng Diyos. Kaya nga kung mapapansin po natin, si Jesus pumupunta sa iba't ibang lugar at ano ang kanyang ginagawa? Nagpapagaling ng mga may sakit, nakikisalamuha sa mga tao, nagpapalayas ng mga demonyo. Hindi lang upang ipakita na siya ay makapangyarihan, bagkos sa kanyang pagmimisyon, sa kanyang pagpapakita ng magagandang bagay sa kapwa, ipinaparamdam niya
ang tunay na pagmamahal ng Diyos. Pero mga kapatid, sa ating ebanghelyo, ang mga Pariseo ay nakikipagtalo kay Jesus. At ano ang gusto nilang ipakita ni Jesus? Magpakita si Jesus ng isang tanda upang mapatunayan na siya ay Diyos, na siya ay anak ng Diyos. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Sabi ni Jesus, bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Parang gustong sabihin ng Panginoon, gustong sabihin ni Jesus, lahat na ipinagkaloob ko. Lahat ng bagay ginawa ko. Nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas ng demonyo, kahit ang masamang espiritu sumusunod sa akin. Kahit ang patay, nabuhay. Kahit ang mga makasalanan, pinapatawad. Lahat ng bagay ginawa ni Jesus. Pero sa mga Pariseo, naghahanap pa sila ng ibang tanda. Bakit? Dahil para sa kanila, ang kapangyarihan ni Jesus hindi sapat. Para sa kanila, merong ibang bagay na mas mahalaga kay Jesus. At kung merong ibang bagay na mas mahalaga kay Jesus, kahit anong bagay ang gawin ni Jesus, kulang pa. Kaya siguro mga kapatid, sa buhay pananampalataya natin, kung makikita natin si Jesus bilang sapat sa buhay natin, lahat ng ginagawa ni Jesus ay mukha ng pag-ibig ng Diyos. At kung ito ay mukha ng pag-ibig ng Diyos, hindi na tayo maghahanap pa ng iba. Dahil para sa atin, sapat na ang pagkilos, sapat na ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya nga, kung sapat na ang mahal na pong Jesus Nazareno sa pananampalataya natin, wala na tayong hihilingin pang iba. Hindi na tayo maghahanap ng iba. Dahil siya ang tunay na tanda, ang kanyang paggawa, pagkilos sa ating buhay, ay ang mukha ng pag-ibig ng Diyos Ama. Bakit ba natin hindi nakikita minsan ang pagkilos ni Jesus? Dahil baka para sa atin, hindi siya sapat. Baka para sa atin, kulang siya. Pero kung titingnan natin sa buhay natin, ang kanyang pagkilos, hindi nga lang minsan sapat, minsan sobra-sobra pa. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, huwag na tayong maghanap ng ibang tanda. Bagkos, sa pagtingin natin kay Jesus, makita natin na yung kanyang imahen, yung kanyang buhay, yung kanyang pagkilos ay mukha ng pag-ibig ng Diyos. At kung ito ay mukha ng pag-ibig ng Diyos, wala na tayong hahanapin pang iba. Dahil para sa atin, ang mahal na pong Jesus Nazareno ay sapat na. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bumaling tayo sa Diyos Ama sa panalangin para sa biyaya na makapagbagong buhay at matatag na maniwala sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik loob. Ang ating panalangin, Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan naway walang hanggang kapagurang maging tagapagatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi, manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Bilang mga makasalanan, naway mas malalim nating maunawaan
ang pag-ibig at awa ng Diyos para sa lahat ng nagbabalik loob. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Tayong lahat, naway magkaroon ng malalim at tunay na pananampalataya sa Diyos na hindi na ikakahon sa mga panlabas na anyo ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makaunawa sa walang patid na pag-ibig ng Diyos sa gitna ng kanilang mga dinaranas na pagsubok at paghihirap, manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. O Panginoon, gabayan mo ang lahat ng araw ng aming masalimuot na buhay. Bigyan mo kami ng kaligtasan at banal na kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo. Sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming mahiyag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sayo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daydig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagkupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Na
narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo na amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Oh.
Announcement, sa darating po na Miyerkules, February 14, ay Miyerkules po ng Abo na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa hapon po ng Martes, February 13, matapos ang misa ng ikalima ng hapon, ay daraos po natin ang ritual na pagsusunog ng mga lumang palaspas. Ang Abo mula rito ang siyang gagamitin sa Miyerkules ng Abo. Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na iyon at mayroon din pong pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Miyerkules ng Abo ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po ng nasa wustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ng pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kani-kaniyang pamamaraan. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministries, mandated organization, HDN, at iba pang mga grupo samahan ng ating simbahan sa ating unang Lenten recollection sa darating na February 13, araw po ng Martes, sa ganap na ikapito ng gabi. Dito po sa ating simbahan, ang ating pong tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverendo Father Jesus Madrid, ang ating pong parochial vicar. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size po ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. At ang medium size po ay 1,000 pesos. At ang small size po ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating finance, Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras po ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes po hanggang Huwebes at Sabado, ikawalo po ng umaga hanggang ikalima ng hapon. At kapag Biyernes at Linggo naman po, ikapito ng umaga hanggang ika-anim at 45 ng hapon. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na paikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ng kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang madaladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos!
kaligtasan, Kristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan ng krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di maramdan na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di maramdan.